guys, my name is Mitch and welcome to my channel. So mga kamagot lang sa channel ko, welcome po sa inyo lahat. At kung hindi po kayo nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. And hit the notification bell para ma-notify kayo every time mag-upload ako ng video. So for today's video guys, mag-unbox tayo ng, napaka-trending na Migas copper pan. So ito, nakita ko to siya, nakita ko siya sa Facebook. Ang price dun sa Facebook, mga 1,500. Pero ito, nabili namin siya sa Shopee sa halagang 660 lang. So, titingnan natin to kung maganda ba talaga ang pan na ito, guys, kasi nag-trending nga ito. Kaya, bumili din ako nito, guys, kasi syempre dito sa channel ko, parati akong nagluluto, diba? So, feel ko kailangan ko ito, guys, kaya nag-order din ako nito sa Shopee. So, ito nga, i-unbox natin siya. Maganda kasi daw to eh, kasi nanistick siya, ganyan, maraming mga magagandang paan. So, titignan natin kung talagang maganda to. So, yun, i-start na natin, mag-unbox na natin, guys. So, ito na, i-unbox na natin siya para malaman talaga natin kung maganda ba talaga ang pan na ito. So, ito, mayroon akong gunting ito. Excited ako guys kasi siyempre gusto ko magkaroon din ito guys kasi nga huwag na ko masyadong ano dito yung lutuan para maganda yung pagluto natin kung pag bumili ako nito. Ito yung sila niya. Ito yung itsura niya guys. Ito talaga dito, ano siya eh? 9.5 dish square pan. So, pwede din. So, tingnan natin kung ano yung mga included na mga ano dito sa loob. So, ito na yung kanya. So, dito mayroon siyang kanyang ano guys, ang kanyang ano ba ito? Tempered glass na lid. Ito siya. Pili mo siya. Maganda naman siya guys. Parang ano siya. Parang mahalin siyang tingin. Actually guys, itong Migas na to guys. Parang ano lang to eh. Parang ginaya nila yung ano yung may mahal na ano dito eh. May mahal na brand dito yung Copper Chef. Yung Copper Chef yung parang ilan nila. Parang ginaya-gaya nila yun. So syempre mahal kasi yun guys. Mga nasa almost 3,000 siguro yung price ng Copper Chef. Eh, wala tayong budget guys. Kaya dito tayo sa... dito lang tayo sa mumurahin. Tapos, ito yung ano niya. Pero pare-pareho lang dito Copper Chef. Uy, sulit na sulit na ito guys. Halagang 650 lang. So, ito yung ano niya. Pang ano niya. Pang ito, fry basket. O, diba? Pag ganun-ganun. Fry kayo ng mga fried chicken. Ganyan, french fries. Tapos, meron din siyang kasamang ganito. Anong tawag dito? Para mag-steamer, para mag-steam ka. Steam and roast rack. Ano pa pala nga? Steam and roast rack pala siya. Tapos may mga ganito, ano, hindi ko alam na ito yun. May mga, ano ko dito sa ano. Tapos ito na nga yung kanyang pinaka-ano guys. Diba? Meron din siyang, parang ano siya. Instruction manual. May kasama instruction manual. Tapos ito yung ano niya. Maganda yung ano niya guys. Tapos sobrang ano niya. Ang tinis-tinis niya. Maganda. Tapos hindi siya masyadong maganda. Pero okay lang. Maganda naman yung handle niya. Yung kanyang handle. Ganyan. Tapos ang ganda ng kanyang ano guys. Ito. So, ito yung mga kasama niya guys. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 na ano siya.
5 yung included na ano, sa loob. So yun na guys, yun yung loob ng ating bigas 9.5-inch dish, deep dish square pan. So itatry din natin to siya kung talagang ano to siya guys, kung talagang non-stick to, kasi sabi nila non-stick daw to eh. Itatry natin mag-ano dito. Magluluto tayo ng ano, kung talagang non-stick talaga siya. So, yun na guys. Itatry natin siyang i-ano, magluto tayo dito kung totoo ba talagang ano siya, non-stick siya. So, bagus muna. So, ito siya guys. So, may ano pala siya, may 6 ways to cook. Meron, pwede kang mag-ano dito. Nakalagay dito, pwede kang mag-bake, pwede mag-fry, pwede kang mag-broil, saute, pwede kang mag-steam, tsaka braise. Ito. Tapos, non-stick talaga din talaga siya guys. So, sa ngayon, yun pa lang na tatry natin gawin sa kanya, yung pagpa-fry lang. So, hindi pa natin natatry yung ibang ano na ito, kung maganda ba siya sa pag-ano, kung mag-ano tayo, yung mga ibang features dito, hindi pa natin siya natry. So, siguro, sa ngayon lang guys, sa pagpa-fry ko kasi nga non-stick. Ito talaga kasi yung ano ko na non-stick siya. So, kung sa non-stick naman, doon sa pag-fry natin ng egg, okay naman siya guys, hindi talaga siya nagsistick. Doon may mga part na nagsistick kasi gilid-gilid naman lang kasi sa egg, ganun naman talaga. Pero pag ina-ano mo siya, nasa-slide lang din talaga siya guys, okay siya, hindi siya nagsistick talaga. Nawa, tapos wala akong nilagay na kahit na ano-ano din guys ha. Wala akong nilagay na mga oil or butter, talagang ano lang, wala talaga akong nilagay. So okay naman siya, nagsistick naman siya. So kung sa ano guys, kung so ano ba talaga ang magiging ratings natin sa kanya sa migas na ito. So para sa akin, ano, mabibigyan ko siya ng ano guys, mabibigyan ko siya ng siguro 1 to 10, siguro mga 8. Mabibigyan ko siya ng 8 kasi okay naman yung ano niya, yung ano talaga niya, hindi naman talaga siya nagsistick. Pero sa ano na talaga, nagka-problema lang ako guys kasi nga siguro dahil to sa ano guys, hindi to kasalanan siguro ng ano guys, ng manufacturer. Siguro sa ano to, sa pag-deliver siguro dahil na ano siya guys, yung ano niya, yung lead niya, hindi talaga siya nag-kasha. Hindi na siya nag-kasha kahit anong gawin ko sa kanya. Kasi parang na bahagyang na-deform siya dahil siguro sa pag-deliver, parang na-push siya. Kung napansin nyo naman yung box niya, yung box na sira talaga yung box, na-push na pa ganun, kaya yung lead sa loob. Kaya siguro yung ito, parang na ano din siya, medyo na-deform din siya. Yung dito na part niya, parang na-push. Kaya nangyari yung lead niya, hindi siya mag-fit. Kailangan ko muna siyang i-push pa ganun para maano ko siya. Para makapit ganun sa ang angle ko siya i-ano. Hindi talaga siya mag-fit. So, pero overall ano guys ha, maganda naman yung ano niya guys. Yung handle niya ganyan, okay naman yung palit niya sa halagang 660 guys. Sulit na to. Kaya yun yung magiging ano ko sa kanya from
from 1 to 10 siguro bibigyan ko siya ng 8 sa ngayon kasi hindi ko pa din na-try yung ibang ano eh, kung ibang feature dito kung sa pagluluto. So try lang muna yung na ano natin na nagawa natin ngayon. So yun guys, sana ay nagustuhan niyo yung video ko ngayon. At kung may tanong kayo or kung may kaparehong experience kayo sa Migas, mag-comment lang kayo kung ano yung naging experience yung nakabili din kayo ng ganito. So yun guys, hanggang sa susunod na video ko. Thank you so much for watching. Mag-ingat kayo lahat dyan. I love you all. Bye!